for today's video, magkakabit tayo ng blinds. So, ito yun. Nabili natin yung roller blinds or Venetian blinds sa Shopee for only 700, and ang kaniyang size is 1 meter by 1.8 meter height. So, dito natin siya ikakabit. Yan. Sa ating sliding door. So, yung nabili natin is for window blinds. So, possible bitin siya. Kasi ang rule of thumb sa pagkabit ng blinds or ng curtains is kung kaya nasa ceiling or mababa lang ng onte, basta kung kaya mas mataas, mas okay para mas mukhang mas malaki yung room. Now, isa pang rule is dapat hindi naman aabot sa pinakailalim yung curtain or yung blind. So, hindi dapat siya sa sayad. So, ito kasi yung sliding door natin is 2 meters yung height niyan, and yung blinds natin is only 1.8 meters. So, bitin siya. So, kapag inangat ko pa siya dun sa may ceiling, more or less 300 millimeters pa yan. So, magiging 1.5 na lang. Kaso, andun kasi yung kama ko. Ayun yung kama ko. Ayun, sikit-kit, tulog pa. Ayun yung kama. So, kapag 1.5 lang, possible, bitin siya. So, ayoko naman ng ganun, pangit. So, gagawin ko na lang. Kakabit ko na lang siya mismo. Sa mismo taas lang ng sliding door. So, yung installation, yung height, depende na sa inyo yan. Kung anong okay sa inyo, kung anong mas prefer nyo, kung bitin, kung mataas, or sakto lang. So tara, turo natin kung paano natin kakabit ngayon yung DIY na Venetian blinds. So ipapakita natin ngayon yung inclusions nung nabili nating Venetian blinds. So ito, hindi makita eh. Yan, ito na yung buong blind. So, talagang ang kasama na lang niya is yung mga accessories niya, pangkabit. Ito, talagang ito na siya, as is na siya. Ikakabit na lang natin. Ayan. Siyempre, merong screw. Ayan, Torx and screw. Pagkakabit natin siya sa concrete. So, ito yung kanyang pinaka bracing. Ito yung ikakabit natin sa concrete. Dito natin i-screw sa dalawang butas na to. So, kunwari, ito yung wall. Ayan. Diyan mo siya i-screw ngayon. Ah, ganyan siya. Tapos, ito naman ngayon. Ito naman yung ikakabit natin sa mismong blinds. So, paano siya pagkakabitin dito? Ito, may kita nyo, may para siyang pin. Ayan. Ito yung butas. Pasok nyo lang. Ayan. Ikot. Ayan na. Ayan na yung parang pinaka-final niya. So, yan. Nakakabit siyang ganyan sa wall. Tapos dito nyo ikakabit mismo yung blinds. Hook. Then, pull. Ganyan lang itsura nya. Yan. So, dito nakakabit yung sa wall. So, dalawa yan. Isa dito sa kabilang part, isa dito sa isa pang part nya. So, ganun lang siya kadali. So, naggawa na ako kanina ng layout. Yan, kung makikita nyo. Meron na tayo mga drawing yung pagbubutasan natin na ating screw. Diyan natin kakabit yung Torx natin. Kailangan nyo lang is drill. Yung medyo malaki-laking drill para siguradong kaya. Kasi kapag yung maliit na drill, madalas pang bakal lang yun. Hindi yun kaya pang concrete. So ito. Ito yung drill ko. Bagong bili ko lang to, gagamitin ko sa construction, and testingin natin siya ngayon. So life hack na nakuha natin kay Sir Slater. Ito, parang envelope. Pag magdi-drill ka, para diretso yung likabok dito. So hindi mo na kailangan maglinis. So nagkaroon tayo ng isang problema dito. Hindi ko alam if itutuloy ko yung drill or what, kasi yung tunog, pakinggan nyo, compared dito. So yung tunog nya, hindi ko alam kung meron siyang tubo sa loob or ampaw yung konkreto. Ayan o, iba yung tunog nya eh. Ayan o, parang ampaw. Hindi ko alam kung may tubo sa loob. Yun doon naman sa kabila, solid. Yung una natin trinil, solid eh. So,
Possible kasi baka mamaya tubo ng tubig. So, tignan natin sa ibang parts. Pasok na natin yung tox. Tapos na tayo magbutas. Ayan. Wala tayong martilyo eh. Ayan. So kanina, kaya tayo minto kasi akala natin may tubo. Pero wala naman, talaga ang paw lang yung pader natin. Tara, kakabitan natin to. Ayan, life hack. Life hack. Pinapunta lahat ng alikabok, so di ko na kailangan maglinis. Pagbito natin. Yan. So, lock. Na. Pagbit na siya dyan. Ayusin na lang natin. And lock. Na. Pagbit na isa. Isa naman. Testing. Pusin na natin gabit, so try na natin. Yan, yan ang pinakadulo. So, yan, pwedeng parang blackout. Pag gusto mo na talaga madilim, pwede mo rin iangat. Pagpantayin mo sila para may liwanag pa rin. Yan. Tapos na. Yan, so ganun lang kadali kabit yung ating Venetian blinds or roller blinds. So, if you like this video, please like and share. Then, subscribe na rin kayo sa channel ko. Then, try nyo na rin panoorin yung iba nating videos. Thank you!